When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Hi mga lalabs! Magandang araw. Tanghali na guys. Ako lang mag-isa. I mean, nandyan si Brian, kararating lang. Tapos yung mga bata, hindi pa dumating, pati si Daddy. Mauna na akong kumain ng lunch. Alam niyo anong pagkain ko ngayon, guys? Ayan, oh. Bigas na mais. Ayan. Dala to ni Brian, kasi yung kasama niya sa work, mayroon daw dumating na kapatid galing Pilipinas, nagdala ng bigas na mais. Tapos sinaing nila, tapos binigyan si Brian. So, ang ulam ko mga lalabs ay paksiw at saka munggo. Kasi may natira pang munggo the other day. Tamang-tama dito sa aking bigas na, I mean, kanin na mais. Kanin na siya kasi luto na. So, ayan. So, paksiw. Paksiw. Dito yung paksiw ko. Last piece na to. Last piece na tong paksiw na to. Kunti lang yung kanin. Kasi kumain din si Brian. Namiss ko yan. Alam niyo ba guys, nung bata pa ako, umiiyak talaga ako kapag kayong bigas namin mais na. Kasi wala na ngang ulam, ginamos na ang ulam tapos mais pa. Alam mo yun, psychological talaga ako noon. Sa tupak ko ba? Umiiyak talaga ako kapag mais na. Tapos, ang kinakain ko lang kapag mais na, yung tutong. Kasi parang wala siyang lasa para sa akin. Pero ngayon na tumanda na ako, hinahanap ko na yung lasa ng bigas na mais. So, para sa mga katagalugan, ang bigas na mais ay originated sa ano, Cebu. Sila yung nag-introduce sa Mindanao ng bigas na mais na pwedeng kainin. Yung mga lulot-lula ko kasi sa mother side ko, mga taga Cebu sila. Magtatanim ng mais tapos pag naani, hindi ibinta lahat kasi gagawing ano, ipagiling magiging bigas na mais. Sabi nila, good for ano daw to? Sa may mga diabetic. Sana wag akong hikain kasi kumain ako munggo. Sarap nito kapag may tutong. Ito yung nakalimutan kong ipadala kina Bining. Yung pagpunta nila ng Oman. Sana pala nagpadala ko nito. Kahit mga ilang kilo lang. Sa Luzon ata walang ganito. Yung bigas na mais. Kasi si Daddy hindi niya alam to eh. Si Daddy nakatikim siya nito nung ano. Pumunta siya sa Dingus, sa amin. Pumunta kami dun sa bukid, saka lang nakatikim si Daddy. Nawis ako.
Tama lang yung quantity, nabusog naman ako. Mabigat kasi yung busog nito. Ayan, wala na akong kanin. Nanonood ako ng movie. Ayan, wala ng kanin, guys. Oh. Kainin natin yung isda kasi sayang. Wala nang kumakain ito. Si Daddy at si Ella, hindi sila masyado sa paksiyo. Sila mahilig. Sarap po eh. Parang nakakabitin. Saka na lang pag nakauwi. Yung uncle ko sa bukid, nagtatanim talaga sila ng mais dun sa barangay Tinungtungan, yung lugar ng mga Bagubot tribe. Kung saan meron kaming manggahan doon. Meron talaga silang season ng mais. Ayun, tapos na mga lalab. So, yun lang ating ano. Diba yun? Ritinik. Chika ko tayo nitong ano ba, lunch time. Chika ko sa inyo lang lunch time. For 22 years, nakatikim ako ng bigas kanin na mais dito sa Oman dahil may nagbigay. So, thank you sa panonood at pag ano, joining me for my lunch. Thank you so much. And don't forget to like and subscribe, and of course, my super thanks nandiyan pa rin po sa mga gusto pong mag-share ng aking ng super thanks, the super thanks. Thank you so much mga lalabs, and ano tawag dito? Makikita niyo yan pagdating ng ano panahon na makauwi kami. Ang aking give back sa mga ano sa mga napupusuan ko pagdating ng panahon na makauwi kami. Okay, thank you so much again, and bye-bye. See you again on my next vlog, on our next vlog.